Kumusta? Salamat sa pagbisita. Katulad na binanggit ko sa previous vlog ko na yung next topic natin at ito yon, gagawa tayo ng comparison ng iba-ibang sistema sa paggawa ng bahay. Ito yung nabanggit ko na apat na sistema. Ito yung gagamit tayo ng traditional na yung hollow blocks para sa mga walls natin. Ikukumpara natin dito sa itinatawag nilang purong buhos na konkreto. At saka dito sa kung gagamit tayo ng fiber cement board na asin pamporma, purong buhos din siya, pero makakaiwas ka na sa plastering. O dito sa tinatawag nilang SRC panels. So yun ang pag-uusapan natin, ikukumpara natin itong apat na sistema na to. Kung saan ba mas magandang gamitin, mas makakatipid, kumbaga kung ano mas practical na gamitin. Ito yung bahay na napresyuhan ko sa previous vlog ko at ito na rin ang gagamitin natin para i-compare kung saan nga ba makakatipid. So unahin na natin itong traditional na hollow blocks kung magkano ba yung magagastos natin. Ito ngayon yung 3D model na ginamit ko sa previous vlog ko. Ang kukunin lang natin na presyo rito ay yung structural lang, hindi kasama architectural. Kumbaga i-compare lang natin kung magkano yung magagastos natin para sa structural. Ang nakuha kong presyo rito sa previous vlog ko ay 404,704 pesos. At nandito yung nagastos ko para sa hollow blocks, kung gagamit ako ng hollow blocks, kasama na yung mortar at saka plastering na 83,647 pesos. Nandyan yung footing, yung column, yung tie beam, slab on grade, terrace, slab, roofing, spiral stair, septic tank at saka yung formwork. Kumbaga ito ngayon yung magagastos sa total ng materials ay 404,704 pesos. Sa labor naman, ang nagamit na gastos ko dyan ay 218,000 pesos. Saan ko ba nakuha yung 40 days? Ginamitan ko siya ng timeliner at ito yung 3D model. I-run ko lang uli para magkaroon kayo ng idea. I-simulate ko lang. Dito makikita nyo sa kaliwa, sa dulo, yun yung mga araw kung ilang araw magagawa. Yan yung takbo ng construction, kung ilang araw at ano yung accomplishment na magagawa. Yung green, yan yung going construction. So umabot siya ng 40 days yung kabuuan ng structure. Sa 40 days, ang magiging labor niyan ay 218,000 pesos. Itong labor na to, pwedeng tumaas, pwedeng bumaba, depende sa location. Kung sa probinsya, baka mas mura yung labor nila, baka sa city mas mahal. Sa ngayon, kinuha lang natin yung average. So ang naging total structural cost dito sa hollow blocks, ang ginamit natin ay 622,704 pesos. So yun yung magiging presyo natin. Iko-compare naman na natin dito sa tinatawag nilang purong buhos kung magkano magagastos natin. Dito sa purong buhos, hindi na kailangan ng poste dahil nga yung mismong structural walls niya mismo ay purong buhos na siya. Kumbaga yun ay nagpapatibay ng bahay. Ang nakuha ko rito na presyo ng materials para sa purong buhos, para sa mga walls, ay 137,589 pesos. Kasama na dyan yung bakal. Ang ginamit ko rito para sa pundasyon ay wall footing. At ang presyo niya is 34,672 pesos. Nandyan din yung slab on grade. Ito yung slab para sa ground floor. Nandyan din yung terrace ng slab, roofing, spiral stair, septic tank, pamporma, ito yung formwork, tsaka scaffolding. At yung magiging total material cost para sa purong buhos ay 513,471 pesos. Mas mataas siya kisa dito sa traditional system na hollow blocks. I-engineer, ang sabi nila, mas makakatipid ka sa purong buhos kaysa dito sa traditional na hollow blocks. Kung contractor ka, yes, makakatipid ka. Ganito kasi yan. Kung mapapansin nyo, itong pamporma rito, itong formwork at saka scaffolding, mas mataas yung presyo niya kaysa dito sa pamporma dito sa traditional ng hollow blocks. Kasi ang pupormahan mo dito sa hollow blocks is yung poste lang at saka beam. Dito, ang pupormahan mo, lahat ng walls. Kung ikaw ang gagawa, ikaw yung kukuha ng tao, tapos ipapagagawin mo yung bahay mo at gagamit ka ng purong buhos, kailangan mong gumastos ng 182,250 pesos para sa formwork lang. Ilang beses mo ba gagamitin? Isang beses mo lang ito gagamitin. Kaya kung gagawin mo to, mas mapapagastos ka. Pero kung contractor ka, sa umpisa, mag-invest ka para sa pamporma mo. Bibili ka na pamporma na pamatagalan na pwede mong maulit-ulit na gagamitin. Subukan natin, tanggalin natin itong formwork ngayon, gawin natin zero.
mapapansin nyo, mas mababa na ngayon yung presyo niya kaysa dito sa traditional na hollow blocks. Kasi nga, hindi mo na kinunsid. Kung contractor ka, wala ka ng, sa susunod na project mo, wala ka nang bibili na formwork. Kasi yun na yung gagamitin mo, yung ginamit mo before. Ngayon, syempre, as a contractor, kung halimbawa contractor, hindi yan maglalagay na zero. Maglalagay sila ng percentage, pero kumbaga, mas mababa na kaysa doon sa bibili ka talaga ng pamporma. Kaya mapapansin nyo, sasabihin nyo na mas mura ang bigay ni mamang contractor sa Purong Buhos kaysa dito sa traditional. Dahil nga, mayroon na siyang discount kasi mayroon na siyang sariling pamporma. Kaya tip ko sa inyo, kung Purong Buhos ang gagamitin nyo at kayo gagawa, huwag nyo nang gawin kasi mas mapapamahal ka. Kung contractor ka, yes. Lalo na kung halimbawa ang ginagawa mo ay mga townhouses. Kumbaga, yung pamporma mo, magagamit mo ng ilang beses na hindi ka nabibili. Mas makakatipid ka. Ngayon kung tatanungin nyo ako kung anong mas matibay syempre itong Purong Buhos. Kasi nga, kung pag-uusapan lang natin yung walls lang mismo, iko-compare lang natin sa hollow blocks. Ang hollow blocks kasi 570 PSI lang yung tibay, yung strength nito. Kaysa dito sa Purong Buhos, depende sa'yo, depende sa contractor kung gusto niyang gumamit ng mas mataas na konkreto, halimbawa 3,000 PSI, matibay siya. Ipapaliwanag ko sa inyo mamaya kung ano naman yung hindi maganda sa Purong Buhos base sa personal experience ko. I-continue lang muna natin yung comparison ng bawat sistema. So proceed na tayo sa fiber cement board. Ang purpose talaga ng fiber cement board, maliban doon sa pamalit forma, doon sa Purong Buhos na pinag-usapan natin kanina, makakaiwas ka na ng plastering dahil nga makinis na siya. Ganon din sa Purong Buhos, kailangan maganda yung pagkakaporma mo. Kapag tinanggal mo, makinis na siya, hindi mo na kailangan plasteringan. Kumbaga, diretso ka na ng skim coat. Yung mga dugtungan, kailangan maayos, gagrinderin mo na lang. Ang problema lang doon sa Purong Buhos, kung nagkataon na hindi maganda yung pagkakaporma, ngayon nung tinanggal mo na yung forma, marami siyang ampaw o honeycomb, mapipilitan ka ngayon na plasteringan. Kumbaga magkakaroon ka ng additional cost para sa plastering, materials tsaka labor, kung contractor ka, talo ka. Dito sa fiber cement board, ang nakuha ko material cost ay 150,771 pesos. Kasama na dyan yung bakal, pati yung konkreto. Kung mapapansin nyo, siya ngayon yung mas mataas na presyo kaysa sa ibang options. Dahil nga doon sa presyo ng fiber cement board. Kumbaga yung fiber cement board, kabilaan na gagamitin mo at lahat ng walls mo pupormahan mo. Pero sa kabuuan, dahil nga mas wala siyang plastering, mas nakatipid siya sa materyales. Kahit yung labor niya, mas nakatipid siya dahil mas mabilis itong gamitin. Ngayon, ang naging total structural cost para dito ay 473,903 pesos. Engineer, maganda itong gamitin. Ito na lang ang gagamitin ko. Yes, kung contractor ka. At kung malapit ka mismo doon sa supplier nitong fiber cement board na pamporma. Kasi kung ikaw mismo ang gagawa nitong pamporma na to, mas mapapagastos ka. Tapos kahit ito kalaki lang yung gagawin mong bahay, advice ko sa inyo, mag-traditional na hollow blocks na lang kayo. Mas practical pa. Pero kung ang mag-aalok sa inyo na gagawa ng bahay mo ay contractor, okay lang kasi mabibigyan ka nila nga ng discount. Dahil nga, mayroon na silang supplier, mayroon na silang makukuha na supplier, at mayroon na silang mga gamit. Kumbaga, bibigyan ka na lang ng discount, hindi katulad ng presyo, nung presyo ng hollow blocks or yung traditional na hollow blocks. Pero kung si contractor naman ay malayo doon sa lugar nyo, nagkataon na yung sa Mindanao ang magpapagawa ka at yung supply mo ay nasa Manila, for example lang, hindi kukunin ni mamang contractor yung bahay na papagawa mo dahil nga doon sa transportation na cost niya. Pero kung marami kang ipapagawa, katulad ng mga townhouses, okay lang, walang problema kasi mass production yon. Mas makakatipid din si mamang contractor doon sa transportation kasi nga bultuhan yung bibili niyang fiber cement board na pamporma. Ngayon kung sa tibay, matibay din ito kung ikukumpara natin sa hollow blocks dahil nga Purong Buhos din siya. So proceed na tayo ngayon sa last option natin, itong SRC panels. For information lang, yung SRC panels ay brand name lang. Yung generic name talaga nito ay 3D panels or EPS, or mas kilala itong expanded polystyrene walls. Ang kagandahan nitong EPS na to, dahil styro siya, yung init na galing sa labas, hindi basta-basta papasok sa loob ng bahay nyo. Parang mayroon kang insulation. Maliban pa doon dahil panel siya at saka magaan siya. Kumbaga yung chance na mawala sa hulog yung walls mo ay napakaliit na lang. At kung tibay ang pag-uusapan, mas matibay ito kaysa hollow blocks.
Ngayon na nakuha ko naman na material cost para dito sa SRC panel sa is 125,599 pesos kasama na dyan yung plastering. Mas mababa siya kaysa dito sa fiber cement board na 150,000 plus. So ang naging total niya structural cost ay 461,213 pesos. Sa ngayon siya yung pinakamababang presyo sa lahat ng options natin. At ang medyo mataas lang ng konti yung kanyang labor dahil nga mayroon siyang plastering. Pero overall, mas mura siya. At kinonsider ko lang din dito dahil nga bungalow lang ito, walang poste at walang beam. Pero kung akong tatanungin nyo bilang isang engineer, mas maganda pa rin yung meron kang poste, meron kang beam sa bahay mo. Kumbaga in the future, pag gusto mong magpa-extend, gusto mong magpa-add ng isang floor, mas madali kasi ang connection. Kumbaga madali i-connect yung beam to column kaysa sa beam to wall. At isa pa, kung may maayos kang poste at saka beam, kahit na anong gamitin mo sistema dyan, wala kayong magiging problema. Sabi ko nga sa previous vlog ko, kahit pag glass o stud wall ang gagamitin mo mga walls mo o sa pader mo, hindi magigiba yung bahay mo. Tandaan nyo, lagi itong sinasabi, the more na magaan ang gagamitin mo materyales sa bahay mo, mas safe yung bahay mo at makakatipid ka. Engineer, pag nilagyan natin ng poste at saka beam ito, mas mapapamahal ka kung gagamit ka nitong EPS or 3D panel. Yan ang silipin natin, tignan natin. Ang gawin natin, ilalagay natin ngayon yung mga cost na galing doon sa traditional system. Yung poste, yung cost ng poste, yung footing, yung beam. Pag nilagay natin ngayon yung cost nun, dito sa yung kanyang yung footing na to, at yung syempre yung column, ilagay din natin yung poste niya, tapos yung beam, at yung formwork, kasi kailangan natin ng formwork dito kung magkano yung kakalabasan. Yung naging total cost niya na ngayon ay, ng structural ay 588,638 pesos. I-compare natin dito sa traditional na 622,704 pesos, mas mura pa rin siya. Kaya maganda pa rin gamitin yung SRC panel kesa dito sa traditional system. Ang downside lang talaga nito ay syempre yung availability. Kumbaga hindi lahat ng lugar mayroong available na ganitong SRC panel. Hindi katulad ng hollow blocks, kahit saan makakabili ka ng hollow blocks. So yun, salamat sa pagbisita. Kung bago ka pa lang sa channel na to, please subscribe. At saka i-hit mo na lang din yung notification bell para ma-notify kayo. Next time, kita tayo. Bye!